Magandang araw mga bata! Narito muli si Teacher Aileen para sa isang masayang kwentuhan. Umpisa na natin! Ang pamagat ng ating kwento ay Rambakan Tayo! Let's celebrate! Ito ay akda ni Ariana Santuala mula sa USA Basa Pilipinas Project. Palawakin muna natin ang ating talasalitaan. Photo album. Nakakita na ba kayo ng photo album? Dito natin makikita ang mga larawan ng ating mga alaala mula nung tayo ay maliit pa, kagaya ng inyong nakikita. Ano ang ginagawa ng pamilya ng magkakasama? Sa ating kwento ngayon, malalaman natin kung ano-ano ang mga espesyal na okasyon ng pamilya sa ating kwento. Umpisa na natin! Rambakan tayo! Let's celebrate! Masayang binalikan ng magkapatid ang mga alaala na ipinagdiriwang nila ng kanilang mag-anak na sila ay laging magkakasama. Enero! Bagong taon! Masaya silang nagsalo-salo ng kanilang pamilya at nagsindi ng lusis. Hindi sila gumamit ng paputok ha, kasi delikado ito. Pebrero, gumawa sila ng Valentine's Day card para sa kanilang nanay. Masaya rin silang umattend ng Chinese New Year. Kumain pa sila ng tikoy. Marso, sabay silang nagtapos ng kanyang kapatid. Ang saya nila sa kanilang graduation. Kumpleto na naman sila. Abril, birthday ng kanilang lola. Naggawa pa sila ng malaking card para sa lola nila. At masaya rin silang nagsalo-salo sa pagkain. Mayo, ang magkapatid ay kasali sa sagala o Flores de Mayo. Ang saya ng magkapatid, ano? Ayan, may fiesta pa. Ang dami nilang pagkain. Sabay-sabay silang kumain ng kanilang mag-anak. Nagbigay din sila ng card para sa kanilang nanay para sa special day na Mother's Day. Hunyo! Ito naman ang Independence Day. Umattend din ang kanilang mag-anak para sa Independence Day. Pagkatapos ng programa, ay nagpalipad pa sila ng saranggola. At birthday din pala ng kanilang tatay, kaya naghanda sila ng munting regalo. Hulyo! Hulyo naman ay panahon ng Ramadan para sa mga Muslim, tulad ng inyong nakikita, kung saan sila ay nagkakaroon ng fasting. May oras lamang kung anong oras sila maaaring kumain. Dahil ang pag-aayuno ay pangunahing paggamit ng kanilang debosyon upang bumuo ng espiritual na disiplina at pagpipigil sa sarili, ang mga Muslim ay pinagbabawal na kumain o uminom mula bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Buwan ng Agosto ay National Heroes Day, kaya walang pasok itong araw na to. Kaya masayang nagpiknik ang mag-anak sa Luneta Park upang alalahanin ang ating mga National Heroes. Setyembre, ipinagdiriwang naman ang ating Grandparents Day. Kaya naman sila ay namasyal ng kanilang lolo at lola. Napakasaya naman ng magkapatid. Oktubre, ipinagdiwang naman nila ang United Nations Day sa kanilang paaralan. Magkakasama pa rin silang mag-anak na dumalo rito. Nobyembre, dinalo naman nila ang kanilang mga kamag-anak na namayapa na. Buong tiyaga nilang nilinis ang puntod ng kanilang mga mahal sa buhay at nagtirik ng kandila upang maliwanagan daw ang landas na tatahaki ng mga kaluluwa nito papunta sa langit. Disyembre,
Wow! Ito na yata ang pinakamasayang buwan ng taon. Dahil ito ang buwan na ipinanganak ang ating tagapagligtas na si Jesus Christ. Ang Christmas, pinagdiriwang natin ang Christmas o Pasko tuwing December 25. Sama-sama din tayong nagno-Noche Buena, di ba? Ang sarap talaga ng Pasko. Naku, napakasaya ng magkapatid na balikan ang mga alaala na ipinagdiriwang nila bawat buwan. Nawa ay nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon, mga bata. Tandaan na masarap ipagdiwang ang lahat ng okasyon kasama ang ating buong pamilya. Kaya importante na lagi kayong masaya at laging nagkakasundo, ha? Samahan nyo pa ako sa susunod pa nating mga kwento.